Tenda sa tamang, sir. Alcohol sa mas inyong tamang. Natadre ka ng program. O ni siya ang program, ma'am? Sir? Okay, magsugod na ta. So, naa na ba tanan dire? Okay, ramon din ha. Sige, okay, magsugod na ta. Una, palihog barog ka, magsugod ta sa prayer. Then, Father, Son, Holy Spirit. So, salamat Ginoo sa bago na pong adlaw karon na di ami karon para magtipok-tipok para sa among sitwasyon karon. Hinaot nga, imong lamdagan nga kung ta makakatuloy sa simposyon karon nung among ma-apply sa among pangadlaw-adlaw nga panahon. Muni siya ang atong kanang topic karon. Muni ang supporting the emotional well-being of older adults during COVID-19. So kasabot man ta nga naa pa karon sa pandemya, daghan ta og problema, daghan ta og huna-huna, daghan ta og mga pangutana nga di pa matubag, daghan ta di kasiguraduhan tinuod ba ang vaccine or kasaligan ba ang vaccine. So, daghan ta og mga limitasyon, daghan ta og mga pangbati emotionally. So, sa karon na ako din ni para magpahayag og mga impormasyon na bisag sa gamay ra makatabang ko ninyo. So, usa ta magsugod, nasa tay gamay nga pretest. 5 minutes ra ni siya, si Ja. So, dili man ni siya pa bright anay. Ang ako ra ka na tanawon og naabang mo'y nahimangnoan. Aron sa mga musunod nga slide, ug namoy na rong makahiba mga ay mo din ni answer wrong dito ako. So magkuan ra na mag-observe ra ko ay mag i-measure ra dire og asa kutob ang inyong nasabtan. Nga may ball pen dire. Okay na? Magsunod na pa sa pretest. So, number one, bugat nga pagbati sa mga problema. Unsa man ni si Ja? A. Depression. Emotional well-being. B. C. Stress. D. Anxiety. Kuma na? Sige. Literary. Oh, literary. So what? Kuma na, ma'am? Answer daw sa kung sa'yo mo feel nga sakto. Number 2 na ta. Natural nga reaction sa atong lawas tungod sa stress. Kung sa mani, A. Depression ba? B. Emotional well-being? C. Stress? D. Anxiety? Natural nga reaction sa atong lawas tungod sa stress. Manag answer. Number 3, emotional nga kalidad sa usa ka tawo. A. Depression. B. Emotional well-being. Stress. C. Or D. Anxiety. Mana? Number 4, pagbati o kaguol o pagkawala sa interes. A. Depression. B. Emotional well-being. C. Stress. D. Anxiety. Mana? Mura to siya ang atong pretest. So, dili na to i-check inyong pretest. At ito na ay guide na ninyo nga o asay inyong na nasakto nga kuan terms. So, magsugod na ta sa atong pag-discuss sa atong topic na ron. So, una, unsa man ang emotional well-being? So unsa may connect na to and unsa may connect at emotional well-being sa karon nga naatay pandemya. So ang emotional well-being mo ni ang emotional nga kalidad sa usa ka tawo
usa usa ka individual na nagpahayag og mga kasinatian. So sa term nga emotional, so ato jud ning mga emosyon mo ni ang atong mga gipangbati. Kung ang kanang well-being mo na ang kalidad sa usa ka tawo, kung healthy ba ka, kung di ba ka healthy. So kung ato silang itampo, mo ni sila ang emotional nga kalidad or quality sa usa ka tawo. So ang emotional well-being na ni siya na impluwensyahan na ay lima ka mga factors. Una ang demographic, sunod ang economic, so situational factors, communication og relationship. So ato ning tagsa-tagsaon og distance. So una ang demographic. So unsa man ang demographic? Ano mo relate man sa ano impluwensyahan man ni sa atong emotional well-being? So ang demographic mo ni ang populasyon. Populasyon nato, so magkaanam-anam og kadaghan ang atong populasyon, magkaanam-anam og daghan ang pamilya, kaanam-anam pudo ka gamay atong mga resources. So murag makwanta nga murag mabalaka ta na ay naatay mabati nga mga emosyon, ano mabalaka, mahadlok, mawad-an og kwarta, mawad-an og kwarta, maguol, basta daghan ta og mga mabati. So ikaduha ang economic. So di ba ang economic mo nato mga kwarta? So kun di ba kung watay kwarta, daghan man ta problema ana, daghan ta og mga emosyon nga bation. So for example, ang tatay iguragod mangisda, so gamay ra ang diyang abot. Ang mama pod narasabay diyang kinikulik pa jud sa mga pamilya, mga bata, daghan pa og pangayoon, pag pangayoon. So nadto tay mabati nga mga emosyon. So di na to masulbad tanan-tanan jud. So muna siya ang influential pod ni ang economic sa atong emotional well-being. Sunod kay situational factors. Muni ang pandemya karon, di ba sa karon narta sabay, daghan tag mahuna-hunaan, daghan taog kanang mabati, daghan taog mga di kasiguraduhan. So naay influence ang situational factor sa atong emosyon. Next ang communication of relationship. Kani communication of relationship connected ra ni kay kung watay maayo nga communication sa atong mga relasyon sa pamilya, sa mga igsoonan, sa mga auntie, uncle, nandiyo tayo mabati nga emosyon. Mag-uulta, masuko, kanabi na ito sila kasaligan, mga nga nga emosyon. So, mani ang mga na-influensyaan sa itong emotional well-being. Demographic, economic, situational factors, communication of relationship. Sunod, stress. Ay, before ko mag-kuan, mag-continue, ahaw mong giawhag na mag-take note mo sa mga importante nga mga information nga mga information nga feel ninyo nga makatabang ninyo. So sunod, stress. So unsa man ang stress, di ba? Kanunay na to madunggan ni kanang stress na ko kaadyo, di ba? Di na ko kakuan kay daghan na ko stress na ko. So unsa man jud ning stress? So ang stress kay bug-at nga pagbati sa mga problema. Pinasakto inyo yung mga pretest. So, muna ang stress. Muna ang mga bugat nga pagbati sa mga problema. So, ang kaning stress, kung daghan na dyan tag problema, di na natong masulbad, wala tayo makuna-hunaan nga solusyon ang problema. Kanang bugat na dyan kaadyo ang mga problema, di nakakahibaw sa unang sa inyong buhaton. Muna ni ang stress. So, stress na dyan ka kaadyo. Sunod, anxiety. Kung sa manis dyan, ano na punta makadoog ani sa TV, sa balita. Kung sa mga batan-on karon nga may anxiety. So unsa man ni? So ang anxiety mo ni ang natural nga reaction sa atong lawas tungod sa stress. So nasakto ang pretest. So mo ni ang anxiety. Natural nga ang natural nga reaction sa atong lawas tungod sa stress. Mo ni ang pagbati nga balaka, or nahadlok sa umaabot. So, di ba, stress na ta, daghan ka problema. So, ma-involve yun din yung atong mental health. So, kung saan po ng mental health, muna ang mga panghuna-huna na to. Ang atong mental health o ang emotional health or emotional well-being, connected rin eh. Kay kung, for example, huna-huna ka sa yung problema, diha na musud ang atong emosyon. So, na-connection ang atong mental health o emotional health.
So, balik ta sa anxiety. Muni ang mga natural nga reaction sa atong lawas. Muni ang mga pagbatag kabalaka, hadlok sa umaabot. So, daghan tag problema. So, daghan nag saka problema, daghan nga problema. Dawa na kahibawon sa imong buhaton. So, mo nang mabalaka na ka, mahadlok na ka. Muni siya ang anxiety. Sunod, depression. Kung sa man pud ning depression. Muni ang makano na yung pagbati o kaguol. Pagkawala sa interes o pagkakunong gikan sa paglihok sa mga naandan ng mga kalihokan. So, nasakto ang pretest. Kahinugdum pa sa number. Sige, padayon ta sa depression. So, di ba daghantag problema? Wala takaybaw sa atong buhaton. Na magad yung mga instances nga pasagdan na lang yung problema. Bujaan na lang na, bahala na, nagpanahon mo ang tiguan na. So, murag sa kana, maka-feel ta o kaguol, murag bukat na ka, di ba na takaybaw sa atong buhaton, maguol ta, sige na lang taghila. Awa na tayo gana, mo trabaho, wala tayo gana magbuhat sa mga pang-adlaw-adlaw na itong mabuhaton. Muna ang depression. Sunod, so unsa man ni connection nila sa atong emotional well-being. So sa mga gipangsulti na ganina, di ba sa anxiety, sa stress, sa depression, na-involved man ang atong emotion. So ang resultaan ni, nadyod tayo batiun nga mga lain-lain nga emotion. So, nasabdan rin nyo sa connection sa emotional well-being. Sige. So, natay mga paandin niyo, unsa ka man itong pagkaiba o stress na ba ni? Kung anxiety na ba ni? Or depression naman ni ahong nabati? So, natay mga timailhan o mga simptomas din ni. So, nindot ni para makaiba mo paron uy, mo naman din ni simptomas o stress na day ko. Pwede mo ato o kanang clinic or hospital magpa-diagnose mo nga to. So, ato ni siyang tagsa-tagsaon. So, unda, mauni ang mga timailhan o simptomas sa stress. May usa, pagkalagas sa buhok. So, daghan na tag-problema, takibaw sa itong buhaton. So, nadyo mga, kuan nga, mga tangtang atong buhok. So, kung makabantay mo nga, kanang-anam-anam nagkagamay ng buhok or kanang naamoy mga uban, muna na siya sign nga stress. Sunod kay hubak. Hubak ko na ka. Kay sige na lamang kag huna-huna sa problema. Di na ka mukakon. Or sige na lamang baka kaghilak. Hubak ko nyo ka, anak. Munang, usa ka simptoma sa timailhan nga stress na diyan ka. Sunod ang pagtaas sa timbang. So, sa stress, nagantag problema, di na to malikayan nga. Masintag kaon. Or muna siya yung gitawag nga stress eating. Stress eating. Oo, stress eating. Muna yung mga instances nga, muda ko dyan ang ibang. Ano ba stress eating din yung pagkakamang? Oo, stress eating na yung mga. So kung napoy mga uban nga, dilit na mukaon, mugamay po ang timbang nila. So nun, kay diabetes. Diba, kay stress eating na ta. O natay mga kuan nga, mukaon tas ato mga comfort food ng mga pagkaon nga makapalipay na to or lamig yung kaadyo. So, napoy uban nga, sige na lang magkaon ng chocolate, mga tampis, hawa na i-control, munang kuan nga, ma-diabetes na tatungod sa stress. Sunod kay pagsakit or labad sa o, kay daghan na tag problema, sige nang tag huna-huna, inig katog na to, sige tag huna-huna itong problema, inig mata, huna-huna na itong problema, maglabad yung datong o. Sunod kay sakit sa kasing-kasing. Kaning kung daghan yung tag-problema, takahibaw, kanang sige na tag-hilak, sige na tag-kalabas ko, takahibaw sa itong buhaton, pagsakit mo, murag mo na ni murag makatrigger nga, ma-heart attack na hinunta. Sunod kay dili maayo nga kahimsog sa tinae. Stress eating na ta, sige na kanang diabetic na ta. Di na ta, sige tag-pataka na lang, tag-kaon, para laman mawa atong stress. So, magdaot yun ang atong kinain. Sunod, walay kusog. So, natay gana, mukuan. Natay gana mulihok. No, sa mga stress, no, mga problema. Kung bili ay makatulog, kasi ginala maghuna-huna sa mga problema. Sunod, kanunay batiyon o sipon, o kanunay batiyon o kilanat. Hindi naman tamo ka o tarong, o nang tarong ko. Nadyo din hamusun, dyan ang atong mga sakit-sakit na mabati. So, mo ito ang timailhan o simptomas sa stress. Paminaw mo kay
asa kuan ani natay pa-quiz pud gamay. Sunod, mga timailhan o sintomas sa anxiety. May namdun po mo sa anxiety. Moto ang natural na reaction sa atong lawas tungo sa stress. So, muna ang mga timailhan o sintomas. Una-una ang sige o kabalaka. So, naghantag problema, labi na karon kay na pandemic. So, wata kay ba o kung sanay may tabuog ma, kung sanay ka ng mga balita. Usap ko niyang balita nga makapakos na to sa atong mga emosyon. So, sige na dyan tagkabalak kay wapay. Bago man na to ang pandemic, bago man yung virus, yung tagkabalak, yung black. Basig na nakoy kuan, nakoy virus, kay hindi umu ko. Sige, sige ka o kabalaka. Sunod, bati o magkakapoy. Sunod, dili mahimuyo. Or dili, di ka mahimuyo. Kay sige na lang ka, sige na lang ka o una-una sa problema. Nakakabaw kong sa imong bukato, so di ka mahimudyo. So nagwalay konsentrasyon, sige makakuna ko na sa imong problema. Hinaga dyan ka ka-concentrate, di nakaka-focus. Kung nakay tarong nga pangutok. Sunod po, sige o kasuko. Sunod, maglisod o tulog. Pareha sa stress, maglisod taog po kay sige na lang tagkuna ko na sa atong mga problema. Sunod, mga timailhan o sintomas sa depresyon. Ay, namdun pa mo sa depression? Ano ba pa? Sige, muna ang mga timailhan at simptoma sa depression. Una, ang sige kaguol. Hindi na lang kaghilak. Sunod, dali ra masuko. Matandukon ra. Pagdugon ra gamay, masuko na. Depressed na di ay ka. Sunod, pagbago sa gana. Kaya di naman ka mukaon. Di naman ka, di nakakalig, di nakawak na kay gana mo lito. So, magbago dyan ang mong gana. Sunod, dili makatulog pareha sa stress o anxiety. Sunod, mag-listen o concentrate. Kay, sige na makakuan sa imong emosyon, sige na lamang ka o pagawa sa imong emosyon, sige na lamang kagkaguol, sige na kagkabalaka, sige na hila. So, mag-listen dyan ka o concentrate. Nakakahon ako na o karo. So, natay, padula, gamay. So, una, usara ni ka-question. So, una, unsay dili timailhan o sintomas sa anxiety. So, pili naman mo unsay dili timailhan o sintomas sa anxiety. Kaniba, batiyon o kakapoy. Kaniba, pagtalaga sa buhok. Sige o kasuko. Or walay konsentrasyon. Unsa may dili timailhan o sintomas sa anxiety. Kung sa matong anxiety, ganina, muna ang natural na reaction sa atong lawas. Batiyon o kakapoy? Batiyon magkakapoy ang anxiety? Batiyon. So, sige kasuko. Batiyon bag, sige magkasuko ang kakay anxiety? Pagkalaga sa buhok. Pagkalaga sa buhok. Lato ng unawon o sakto ba? Sakto! Very good. Naday mo na, patunan. So, kumanata sa unsay stress, depression, unsay anxiety, unsay emotional well-being, o manaputa sa mga symptoms o timailhan sa tagsa-tagsa. So, di rin natadapit sa mga pamaagi kung saon pagsagubang sa emotional well-being sa panahon nga naay pandemya. So, di rin natadapit sa unsaon mga pamaagi kung saon na ito pag di naman mawa, at least ma-minusan gamay ang ato mga ipangbati sa karon nga panahon nga naay pandemya. So hinaot nga mag-take note mo kay daghan diri mga methods ng mga pangkalingawan nga pwede ni diri mabuhat sa karon nga natay lockdown kay taas-taas mataw oras. So una, staying physically safe. So unsa nang staying physically safe? Mo ni ang magpuyo ta sa bahay, dili ta mag patakag ubo, mag alcohol ta, mag hand washing. Kung man ang mga butang nga, dili ta ma-virusan or di ta makahawa o virus sa iban. So, ang kaning staying physically safe, mujud ni ang pinaka-kusgan or pinaka-powerful nga pamaagi para safe rata, para dili ta makuanan ani nga virus. So, muni ang una, maintain good hygiene. So, una, maligo ta kada adlaw kay sa pangadlaw-adlaw nato, di mo natong malikayan nga maghawid-hawid ta, mulakaw ta sa bay, mapalit ang mga
paliton nun para sa pamilya or maghawid-hawid ba ka or mag-studya to sa itong mga amigo. So, dapat jud inipuli na to, maligo yun ta or maligo yun ta kada adlaw. Kaya aron po mga wa ning atong mga kagaw or mga kuan ani nga virus. Aron po ka ng dili ta mabalaka nga na aditay virus. So, ito mga simple nga pamaagi, minus-minusan na to ang atong emotional nga kalida at mga emotional nga gipang body. Sunod, makano na yung paghugas sa kamot? Mupod ni siya. Mupod ni Angi, sa panganay, balaod or gipang disseminate sa mga healthcare officials na to nga. Kano na ito, maghugas sa kamot kay? Ang atong kamot, sige dyan na ito. Ang atong kamot, kargado dyan na hawid-hawid or hawid-hawid ta sa butang, mahawid ta sa itong mata, sa ilong, sa bakba. Naana din dito ang kagaw sa itong kamot, hipap-hipap ta sa itong lawas. So, masunod dyan ang virus. So, mabalaka na po ta ani, mugawas na po ng itong mga lain-lain emosyon. So, nadlikayan ang paghikap sa mata, ilong, bakba, o sa mga butang nga, kanon ay mahawiran sa kamot. Sunod, pagtakop sa bakba o ilong, gamit ang bukton kung muubuan mo hatsing. So, kanang nga ni, kung gugubukang, ano na lamang, kaya di kayo magpataka na magpubo, dyan na di tao di ha. So, may virus na hinoon to, or makakon na lang, hala, may virus, medyo kubri. Judge na noon ka, mo imagine ng, kanang atong protektaran, atong kaugalingon, o protektaran na to ang, kung ang ila kong kaugalingon. So, ato ng praktisan nga, maubo tagamit atong sipo. Sunod, makano na yung paglimpyo o pangdisinfektahan ang mga puntahan, doorknob, ang faucet na to, screen sa telepono o uban pa mga butang nga dali ra mahawiran. So, mamani ang atong mga butang nga dali ra na to hawiran sa atong kamot, labi na gitan sa gawas, kami palit ka o groceries, di uli kayo maghawid-hawid sa faucet, maghawid-hawid sa puntahan, kadyo na every, say, kung ano mga katulo o kaupat ba sa sa kasimana, manglimpyo ta, mag-disinfecta, korinan baka ha, or wala na to atong mga gamit sa bahay. So, naatay, gamay nga film showing sa karo sa staying physically safe. So, nani ang murag, mas laong pa nga explanation, para gagawin nga makatunan na to ang staying physically safe. Makadali na ni, naupod nga matikmot po mo sa importante nga informasyon. Ang COVID-19 ay isang bagong impeksyon na mas malubha para sa ilang matatanda. Malamang na napansin mo na nagbabago ang mga bagay-bagay dahil dito. Saan ka man nakatira, nais mong makita ang iyong pamilya at mga kaibigan ng madalas hanggat makakaya mo at nais mong maiwasan ang COVID-19. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wastong kalinisan at pisikal na pagdistansya, pagbabakuna sa trangkaso, at pag-uulat kaagad ng anumang mga sintomas. Kapag naiintindihan mo na kung paano kumakalat ang virus, maaaring baguhin ang iyong pag-ugali upang pagbagali ng pagkalat. Tumutulong ito upang mapanatili kang ligtas laban sa COVID-19. Maaari kang magkaroon ng COVID-19 kung ikaw ay may malapit na physical na ugnayan sa isang tao na may virus. Ang isang tao na may virus ay umubo o bumahing at ang kanilang mikrobyo ay umabot sa iyo. Hinipo mo ang iyong bibig o mukha matapos hawakan ng isang bagay na hinipo ng isang nahawahang tao, tulad ng hawakan ng pinto. Narito ang ilang paraan para protektahan ang iyong sarili at ang iba laban sa COVID-19. Ang wastong kalinisan ay tutulong pigilan ang pagkalat ng COVID-19, kaya't hugasan ang iyong mga kamay gamit ng sabon o sanitizer. Gamitin ang singit ng iyong siko upang takpan ang iyong pag-upo o pagbahing. Disinfektahin ang mga bagay na madalas mong hawakan at huwag hipuin ang iyong mukha.
Ang pisikal na pagdistansya ay nakakatulong din. Ibig sabihin nito ay makikipagkita ka sa mas kaunting mga tao nang mas madalang at sandaling lamang. Panatilihin ang hindi bababa sa isang kalahating metrong layo sa iba at iwasan ang pagyakap, paghalik at pakikipagkamay. Magpabakuna sa trangkaso upang manatiling malusog. Hindi nito pinipigilan ang COVID-19, ngunit pinoprotektahan ka nito laban sa trangkaso na isa ring malubhang sakit. Kung mayroon kang alinman sa mga sintomas na ito, makipag-usap ka agad sa iyong tagapag-alaga o doktor upang masuri ka para sa COVID-19. Kung ikaw ay may sakit, maingat kang aalagaan. Maaaring hilingin sa iyong manatili at magpahinga sa iyong silid nang nakahiwalay sa iba. Huwag maalarma kung ang iyong mga tagapag-alaga ay may suot na mask o iba pang natatanging kausuotan. Sila ay sumusunod sa payo ng manatiling ligtas at pigilan ng pagkalat. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng wastong palinisan at pisikal na pagdistansya. Pagbabakuna sa trangkaso at pag-uulat kaagad ng anumang mga sintomas. Maaari kang manatiling ligtas kung gagawin mo ang iyong tungkulin. Kung sama-sama, mababawasan natin lahat ang panganib ng COVID-19. So, unsa may end yung nakatunan sa video, di ba? Mas lawom ang explanation ang sa video, no? So, kani sa pagbintay na tuog ka ng pangpalimpang, pang-limpyo, minusan dyan na to ang atong emosyon na mabati. So, sunod nga pamahagi, limitahan ang paggamit sa gadget. Wala. Kay, una, daghan dyan po mga so, daghan dyan tao ka nang madungog or makita sa TV mga balita nga dili dyan maayo o dili maadyo. So, kanang kanipod, makakos po ni o kanang kabalaka or kanang kahadlok or kanang sigitagtan sa Facebook. Dili na di ito kanang credible nga resources, fake news di ito. So, kanang makuana na po na itong emosyon. So, gusto po ang ato mga gadget na budget ni kanang blue light or radiation. So, madaot na hinun atong mata kay kapuyon man, sige tag nagatanaw, sige na lang tag tanaw sa lida, sige tag basa nga mga fake news. So, dili, matrigger na po atong emosyon. So, kung sa may mga pamaaton sa may ka ng alternatibo ng mga pamaagi para dili sa magamit mga gadget. So, na dili mga lista. Una, mangita og kalingawan. So, paglista mo o kanang mga feel ninyo nga inyong itis-testingan. Kanang ganun yung pagmubuhaton sa karon nga taas tag panahon sa atong lockdown. So una, origami. Nga papel ragod, magpilo-pilo. Or pwede po ka na ang origami. Pwede ka mag-imog base. Pwede ka mag-imog tanong. Pilo-pilo lang kag mga papel. O mga scrap ba nga papel. Diyan, sa kanipon nga pamaagi, pwede man ibalik dyan. So, makwarta na po ka. So, wak na ka gamit sa imo mga gadget, nakakwarta pa ka, nalingaw pa ka, or naminusan po yung imong emosyon nga mga balaka or mga problema. Sunod, scrapbook. Basing na ganan mag-scrapbook din eh. Kung daghan ba o ka ng mga scrap sa bahay, mga plastic ba, or mga resibo. Diyan, pwede man ninyo i-collage yung mga scrapbook kay aron sa kung mapuno na or malipasan na o mga panahon, balik ko ninyo, inyong tanahon, makahinomdum mo sa inyong mga gipangbuhat. Makahinomdum mo sa inyong gipangbuhat. Sunod, drawing. Basin na ganahan mo drawing din eh. Kanang sa una pa mag-drawing-drawing. Karoon mo niya ang panahon nga, balik ko na to ato mga hobbies. Kahit taas ng tagpanahon, taghantag oras. So, pwede ta mag-drawing-drawing. Kung dya, huwag na po yung mga tao nga gusto magpa-drawing ni mo, makaparta man po kaanyo. Or mailhan po ka sa imong talent. Para go. So, napayusa, maging mo tag-beads. Beads na beads. Pina-drawing. Hindi mo tag nga beads. Pwede po nga na ito ibalik dya. Pwede na tampag-try mga gagmay-gagmay-rabod na beads.
ibaling dyan na to. Sunod pagburda, basig na ay kamaumburda din eh. Ano panahon para magburda mo? Or kanang ibalik dyan ni Diyos sa mga tao kung nga ganahan sa inyong burda. Sunod, cross stitch. So, sa, ibaw mo ko nga, sa tag-satag sa nga bayan, at yung mga cross stitch na ipang kuan, ipang pilit sa bumbong. So, basing ganahan mo mo cross stitch, karoon po ka ng pangkalipas oras na malingaw po mo. Or pwede po din yung nga ibalik dyan ni Diyos. Kaya naman po tayo naghang makita sa internet ng mga sample, mga template, pwede na ito gamitin. Ibaligya ba na ito sa ibang tao? Sunod ka ng pagansilyo. Mo sweater, mo kalo, mo gloves baka ha. Aron po ka ng, hindi po mabaligya, makakwarta po. Kano yung mga kalingawan, pwede ninyo pang pangkitaan. Ingenyo. Kung na-wad ano mong trabaho sa pandemic, magpunay ko sa inyong stress, ko sa imong emosyon, pwede po din ninyo nga pangkitaan. Nagmagagmay lang po nga mga mga tunon. Sunod, gardening. Daghan man tag mga kuan ron nga. Hili kong tanong. Kauban, mga wat na laman kay itanong. So, napubadyak, giingon nga ang mga tanong puno, hatag po puno tao, maghatag po na og na positive na energy ko nun na to. So, tinood man po. So, pwede ta karon nga panahon mag-garden ta. O da, kuha sa napunod yung exercise kay panington man kasi nakaluluko. Pwede ta mag-gardening. Or, pwede po ta mag-himog vegetable garden. Kaya aron, pang adlaw-adlaw na to kahon nga pagkaon, harvest ta para sa pamilya. Diya, ang uban, pwede balik diya. Ang uban po, pwede po i-donate. So, muna ang gardening. Sige na mo garden. Sunod, luto. Okay na. Kasi ganaan mo luto din eh. Taas majutag panahon. Muna niya ang panahon para mag-experiment taog lain-lain ng mga putahe. Or kanang na may gusto nga kanang lutoon sa una pa. Muna niya panahon para balikon tong mga ganahan nga putahe or tudluan baka yung mga anak o mga putahe bago or kanang i-share ba sa mga tao or ibaligya or magtukod baka o kanang kalendir yung agamay. Pero i-maintain naman nga mo sunod ka sa mga protocol karon ron sa mga balaod. Muna ang cooking or pagluto. Sunod, tunod, journaling. So kung hilig mo magsuwat-suwat, pwede man ninyo buhaton kay usapod ni kapamaagi para mapagawas na to atong mga emosyon o atong mga pangbati. Kung ikaw ba di ka hilig mag-share sa mga ginkanan, ikaw hilig mag-share sa mga amigo, pwede na nimo i-swat at kung pagawas kasi mong dibati. Kung wajud kay di yung kaganahan mo dool sa mga tao. Share. Di kaganahan mo share. Sunod, crafting. Yung mga basket baka ha. Kung makwarta yung aning crafting. Kana magtimog face mask na binakaroon kay pandemic na pag-timog ka ng hugdag face mask. So, workout baka ha, pangpasingot para ma-healthy po ta. So, taas ng tagpanahon, pwede ka mag ka ng awan ni mong pamilya dungan mag-workout para ma-ingan niyo po kag-workout. So, moto ang mga kalingawan or mga habis nga pwede natubuhaton sa karon nga pandemic karon dili ta magsigira mag atong ano ato atong cellphone mga tablet or laptop ba or sigtantan ang balita karon pud ka nang dili naman ta sigid naga atong ano mga negatibo nga aspect ani pandemic. So sunod makikonektar or makikstorya sa pamilya silingan o kuban pa kay basin o kanang namuday mo kaaway, kanang di mo kanang magkasinapot sa iyong pamilya or sa iyong mga kaigsunan, huwag niya usa ka hinungdan nga nung batiyon po tayong mga lain-laing emosyon. So, usap po niya ka problema. Muna niya panahon para makibalik sa mga amigo, sa pamilya, or sa mga kaigsunan. Abi-abi. Kay abi-abi. So,
una ipaambit ang gibati so pagawas nimo anang makit mga dawag pasaylo or pasalamat makaka sa sunod paminawi og tagay og importansya ang mga tawo nga nakakalibot so dili ra kay kita ra so napoy uban napoy laing tawo nga napoy gibati nga daghang problema mas madyo man ang magtinabangay ta kay og naay tawo nga buduol nimo magpahayag og gibati paminawi po o tagay sila importansya or tagay sila o suporta. Kaya ba sinog mo, radyod na ilang modradi ay na ilang kinahanglan. Sunod, suporta rin ang mga uban pa nga nang inahanglan o suporta. So, unsaon man nga na may pandemya, so basin ka nang nabalaka mo kay di mo makikstorya kay di pwede mo gawas, di pwede mag-gather-gather. So, unsaon man, so natay daghang mga pamaagi din mo para makikonektar sa atong mga amigo. So natay telepono. Bisan ragud og kipagragud. Pwede ka mo tawag or mo text baka ha sa imong kwan, mga mustara or ano mga yung pasaylo. Sunod video call. Kung naa mo mga cellphone din or na mo internet, pwede jud ka ito mag video call kung ganahan mo makakita silang now. Or pwede mo nakuha mo cellphone sa lain na tower sa silingan baka. So, pwede ang video call. Sunod, text. Simpleng text, pwede na ka makikistorya na. Sunod, kung wajud kay gadget, kung lisod yun ang kuan, pwede ka magpadaog suwat or mag-mail baka ha. Napamanggadget teacher ko, napamanggadget abli pa ng mga padalahan diha. So, pwede po ang mail. So, lain na po, lain na pong pamahagi yung sa pagsagubang sa emotional well-being sa panahon karon ng pandemya, ang pagbuhat kung maayo sa mga nanginahanglan. So, kung feel ni mo, taghan na kag-problema or tagangkag ka ng butang sa inyong bahay or feel ni mo, wakay purpose and why bili imo kinabuhi, basin o kanang imong purpose di ay mag kanang pang magbuhat o maadyo sa kubayan ng tao. So kani makakwanta nga na di ay bili atong kinabuhi. So basin o mo ni kanang usap pa nga makatrigger nga batiol taglaing-laing emosyon. So unsaon man pagbuhat o maadyo sa mga nanginahanglan, una mag-donate sa sobrang mga gamit. Kung daghan mo sa nina, kung daghan mo sa patos, or daghan mo kwarta, kanang ganahan ninyo i-share, or napay room para mag-share mo, pwede din na i-donate. Labi na sa mga tao nga nanginahanglan, or sa mga tao, labi na sa mga indigenous people, na yung mga tao nga mas nanginahanglan nga dyan ang mga butang. Sunod, pag-ampo sa mga nanginahanglan. Muni ang pag-ampo, mo dyan yung pinakakusog na taba nga ato mahatan sa uban. So, ato silang ampuan. Aron po, ato silang ampuan. Sunod, tabangan ng mga tao nga nanginahanglan o umado. So, kung naabasin kong basin na ay buduol ni mo, mga lutabang, ya, ka na, pwede ka makatabang nila, ayaw duha-duha o tabang. Ay, basin o module na imong bili, mo ni purpose nga ihatag sa Ginoo mo. Kaya dili raman kita ang naay problema. Kita mang tanan ani, kita mang tanan na sa pandemic, kita mang tanan ani nga sitwasyon. So, mas tindot nang magtabangay ta pagsakalisa. Sunod, kaon o daghang gulay o prutas. So, kasabot naman ta nga ang gulay o prutas. Dagan dyan din mga sustansya nga makahatag na to. Or napuyuban mga gulay o prutas nga makatabang para pag-aanon ang ato mga gipang batik. So, mani mga gulay, mga tanon, or pwede man mo maghimo mo garden, vegetable garden, para sa mga mga ganina, kaya maghimo mo mga putahe, gamit ato, or pwede ba nyo ba nyo dyan? So, di ba, but mo nang pagkanoan eh. Uy, kanam-nam! Lamig na! So, sa kani nga mga healthy nga mga pagkaon, lamig na gani, makatabang pa sa itong panglawas ng itong emosyon, nga at sa yuti. Oo, sa yuti.
O, pwede gani magtimbong vegetable garden. So, mo to ang gingon ganina nga magtimbong vegetable garden. Kaya ba sinog na ako sobra nga kuhaan, sobra nga frutas or vegetable mo. O, tanong nga na-harvest, pwede magbahin gamay sa pamilya. Bahin gamay para sa, or ibalik dyan, baka ha, wala ang sobra, wala po dyan sobra, pwede may i-donate sa ubang tao. Sunod, pag-practice of breathing exercises. Kung saan yung breathing exercises, yung pag-inhawa. Kung stress na dyan ka, no? Kung stress na dyan ka, dyan, ginhawa sa kadali. Kaya ba, sa buhaton, arang daghan na gadyo, daghan dyan gagi pang huna-huna, relax pa sa gamay, o practice of breathing exercises. So, kung saan mga steps, pamaagi para aning breathing exercises. Una, ginhawa og lam, gamit ang ilong. Ginhawa pagawas gamit sa baba. Ya, pwede na nagbalik-balik on mga 3 ka minuto ba or hangtod nga ma-okay na ka or hangtod nga makahuna-huna na kagtarong, kasabot na ka sa tagaan yung importansya or kunsay dili ni mo tagaan importansya nga problema. So, kano sa man yung magamit ng breathing exercises? So, magamit ni kung po na jud kay lain solusyon, wakakahibawan sa inyong buhaton, or kung grabe na dyan yung dibati, kalma sa gamay, relax, o ginhawa, breathing kay basin mo rin sa kapamaagi para makahuna-huna kang tarong, para ma-okay ka kadali. So, naatay, YouTube link, practice ka kadali, o breathing exercises. Atos ang puwatan si Sir, aron lungan tag-practice ka na. So, kaya basin na amoy mga batin na ng mga problema, basin breathing exercises, pwede ay ang makatama. Nay. Uy, kataas po butong. Kaya. Ang mga bato. Hinawa maglawan. Okay na. Nindo to kami now. Kuya wa. Nindo to kami now, no? So, kung wa na jud mo'y kanang, wala mo'y kanang, wala mo kayo ba sa baton, hinugdumi lang nga, relax, kalma, o ginhawa o lang. Parehan tong sa atong practice. So, sunod, katulog sa saktong oras. Kaba ko, daghan dyan tagpanahon ron, daghan tag oras, so naiuban nga. Sige na tanaw sa YouTube, sige na o tanaw TV, kung anak kayo ba, unsan yung oras nga, unsan yung oras matug, unsan yung schedule nga, kung anak kayo ba, yung lawas kung kanusap matug. So, dapat matug dyan taog sakto. Labi na karon nga na daghan tag dibati dahil natas pandemic so murag daghan tag limitasyon pindot nang kanang napuy kanang kanang kay pangana ni maka recognize imong lawas nga ay kaning oras sa ato time na day para matuko so dapat matug jud ta sa saktong oras kay kani kay di ba ni kabuntag kung kuwang imong tug kung kadlawon ka na tug nagmata ka, diba? Diba dyan yung data kong paminaw? So, magmugputas, bitag kasuko. So, kung natin sa akong oras, kanang limitahan na ito ang atong mga
gipangbati na emosyon. So, ang kinahanglan nga matog sa 7 to 8 hours jud. So, ang sakto nga, ang pinakamaayo nga oras para matugtay, 10 p.m. to 11 p.m. So, dapat mag-set yung kang schedule nga oras karon ana kang oras matug. So, kung sadyo ka matug, pwede mga alas 8 or alas 9 ba ka matug. So, kung dili juga ka juga katug, so na mga kuana insomnia din ni dili katug kay lang-laing nga mga kuan rason nga nang dili katug. So una, inom og gatas. Okay? Init ay init sa aminaw, kanapoy ka nang kuan ang gatas nga makatug ta. Sunod, basa libro. Okay? Kung sige magbasa tag libro nga anang oras na tingtog kay kapuyon man atong mata, so makapid yung gitaog, kuan. Makapid yung gitaog, makatog ta, o sadyo. Sunod, ikayan ang pag-inom ng kape sa hapon. So, kung hilig mong minom ng kape, limitahan na ang pag-inom ng kape sa hapon. Kay, kaning kapin, di dyan takatog ani, labi na kahit na dyan kapin, or isog ng kape in yung imnon kada adlaw. So, limitahan na nga to, or ikayan. Sunod, mag-set ng schedule or oras pagkatong kadaan-daw. Mutang giingon nga mag-set ng schedule para papraktis po lang atong lawas na kaning oras sa dapat matong mata. Sunod, matog sa, ay dili magbali-bali ang posisyon kung matog. So, kung di ka katong, di ka magbali-bali. Dapat kalma ra ka, pidyong imong mata, aron ka, dali na ka makatong. Sunod, matog o kalma, bugnaw o di ka yungit-ngit nga kwarto. So, take note mo ni kay kung basin di din yung katog, madyo nang lamoy ko na buhato nun. Kaya bawa mo sa buhato nun, tugon sa mga pamaagi para makatog. O pwede po yung picturean. Sunod, padayo na ang physical nga kalihukan. Kay watak kay bawa, amora din niya itong kinanglan, pasingot. Or kung tambok ka, insecure kasi mong lawas, muna yung makatrigger sa itong mga emosyon. So, kaninga panahon, nato sa lockdown, nato sa pandemic, pwede tayo magsibog sa mga furniture na to, mga lingkuranan, mag-workout ka, mabago ng pamilya, workout mo, tanan. Karon tanan po pamilya, kanang nindog-pudog physical nga lawas. Sunod, doon mga physical nga mga kalukan nga, pwede na ito buhatan karon nga na ay pandemic. So, kung kaning mga buta nga, gipahibaw nga dapat po kanang sundon po nato ang mga protocol karon labi na kay na ay virus nga ang kalat. So una, mag-walking. Pwede ra ka mag-walking na ka sa imong bahay or kanang di ka mula ka walking-walking na ka. Sunod, mag-jogging baka ha or attend og Zumba or sadyo baka kanang pag-video sadyo ka mga 10 minutes sa usa ka adlaw. Sunod, pagbuhat sa mga buluhat ng sabay. Kasi simple mga buhat na ito sabay, paningkon lang taan na. Madyo nang murag natay gamay nga, pamaagi para pagpagawa sa singot o lihok sa itong mga kalawasan, labi na po. Kasi gira kag nagalingkod sabay or si gira kag higda sabay, kasi nindot ng lihok kita panagsa. So, wrap up na. So, muna to ang last. Na ako'y gamay nga film showing para i-summarize to tanan. Para pang dugang po information sa mga information nga ang gisulti nga what di ay nga naang nakalimtan or kanang dugang po nga information. So, muni ang mental health sa panahon ng COVID-19, paano maaalagaan? So, basig na ang gusto nga i-take note na lang po mo para ulit ninyo or sa mga pinapaka panahon makainumdum mo sa mga buhatunon. Mo ni ang video. Mia. Mia. Sipo. Habang nakapokus ang lahat sa ating physical health para labanan ang sakit ng COVID-19, kailangan din natin tutukan ang ating psychological well-being. Kung nagpapanik kayo or medyo you're emotionally distressed, ang nangyayari is na-affect naman yung katawan, yung puso natin,
breathing natin. Pwede mo ma-snack sa academic, ma'am. Sir. So yung resistensya natin. Lamag lang ang snack. And that's exactly what we're trying to do now. Nailibre snack. Ano ba ang pwede natin gawin para maalagaan ang ating psychological well-being sa panahon ng COVID-19? Tip number one. Remember to breathe. So if you notice, pag naramdaman mo, medyo nag-stress na kayo, panic na kayo, mapansin nyo yung heart rate nyo, tumataas na, yung mga iniisip nyo, medyo nagsunta, right? In that moment, take a breath. So what we're doing is we're slowing down para mas ma-relax. Tip number two, mag-focus sa mga bagay na pwedeng gawin imbes na isipin ang mga sitwasyon na wala sa ating control. What we can do is think about, okay, pata ka na sa stress at isipin natin ano ang pwede natin gawin dahil stress tayo. And we see this in all the messages from the mga health organizations, di ba? So we become more vigilant, mas aware tayo, mas sensitive tayo. Productive stress or productive anxiety kasi mas nagiging alam, mas magiging sensitive tayo na okay, ano kailangan ko gawin. Tip number three, gumawa ng mga bagay na productive at nakakaliba. Focus on listening to music, reading books, watch those things that make you feel good, you know, make you feel better. Kasi that will also soothe, diba, nakakakalma. And then make us not go in the direction of anxiety and panic. Also, we're finding out, be productive. So since we're all home, maybe now is the time na linisin yung isang closet na magulong. Tip number four, nakatutulong ang pakikipag-usap sa kaibigan o kapamilya. Tumuo ng support system. Talk to people if you're not... if you feel you need to let something out, find the body, somebody who's open and willing to listen to you, so that also it helps. Tip number five, mag-focus sa ngayon, hindi makatutulong ang labis na pag-aalala. Kanyari, nagkakape kayo. Focus on the smell of the coffee. Focus on the taste of the coffee. What you're doing again, you're shifting your mind to the present rather than to all your worries. In the future, all the worries that you cannot control. So what can you control? What you think, how you think, what you do, your own personal activities while at home to take care of your health. Dapat pa ni Dr. Fernandez, nakatutulong din ang pag-verify ng sources ng pinagkukunan natin ng informasyon tungkol sa virus. Ang ilan kasi dito ay sadyang ginawa para magpakalat ng takot at panic. At importante na laging healthy ang katawan natin, mag-pandemic man o wala. Ano ba yung pinaka-core nito? Diba? It's really to stay healthy. Then therefore, think about and do the things that will keep us healthy. And that means both psychological strategies, you know, as well as not just the physical or a combination. Mula to. Ako na po. Video. So, sa video. Diba, nindot po na ang video, no? So, natay, gamay nga paduwa. Interactive games. So, nakoy mga picture din ni Hinga. Nagkita mga signs of symptoms. Giyawag mo ka na nga. Matry lang po mo ka ng ni guess for tagna sa unsa ni nga symptoms or sa unsa ni nga stress ba ni or depression ba ni or anxiety ba ni. So, Moni, unsa man ni nga, unsa may nakita ninyo sa picture? Buhok. Unsa may nakita sa buhok? Nalaga sa buhok. Paglaga sa buhok. So, sakto. So, unsa man ni nga simptomas ang kimailhan? Stress ba ni? Anxiety ba ni? Or depression ba ka ni? So, stress. So, sakto. So, maglaga sa itong buhok kung stress na ta. Sunod, unsa man ni nga sa picture? Unsa may nakita ni mo? Sad face. Sad face. So, unsa man na sa Bisaya?
Kaguol. Kaguol. So, kaguol. Unsa man nga timailan nag symptoms? Stress ba, anxiety ba, or depression ba? Stress. Stress? Hindi. Pwede pong stress, pero na ay mas labaw nga. Positive. Anxiety? Pwede po ang anxiety, pero? Depression. Depression, jud na. Kasi ikagool. So, nag-unsa man eh? Nag-hubak na, depression. Nag-hubak, depression? Pwede po depression, pero pwede po sa? Unsa man? Nag-hubak. Emotional. Ano to? Stress ba, anxiety ba, or depression ba ka? O, tulong na ito? O, tulong na. Uy, ikaupat. So, anxiety. Anxiety. Pwede na sa anxiety. Stress. Pero, stress ba kay? Kanang, sige na, tag-huna-huna, or muandar yung mga kuba. Kung naakal kuba. So, last, unsa man eh? Di makatog. Di makatog. Insomnia. O, oh, na-insomnia. So, unsa man eh siya? Anxiety. Unsa pa man? Stress. Unsa pa man? Depress. O, depression. So, ang tulo, pwede mo sold sa dili katong. So, stress, anxiety, o depression. So, namina dyan di ay mo kay maka-answer. So, return demonstration ta sa breathing exercises. Kani kay para makahinumto mo nga, ay, pwede rin kumukalma ra kung nakoy ma-lain-lain gibati. So, di awhag nga, mamina o practice ta. Sa tiwala, ang may maliit na negosyong tulog to. Hi, I'm Michelle. And today I'm going to show you how to do deep breathing exercises. And I'm going to take you through some simple steps to show you how to do these exercises at home. So you might like to do these at home with me as we go along. So the first thing is to get yourself in the right position. So for deep breathing, you're much better being upright. So either sitting or standing rather than lying. Now if you are in bed and dreaming, being recovering from illness or surgery, try to prop yourself up. So maybe with a couple of pillows so that you're upright a little bit rather than lying flat. It's much harder to do deep breathing exercises when you're lying flat. Now, second thing is to think about your posture. So if you're slumped forward, it's much more difficult to expand your ribcage and your lungs. So, second thing is always think about your posture. Now, our third thing is to start to breathe in and breathe in to the base of the lungs. So, now, if you shouldn't breathe, which is up here, you don't have air exchange happening here. The air exchange happens down the base of your lungs, and that means that's where the oxygen gets into your bloodstream. So, the air exchange is going to happen down here. So this is the part of the rib cage we need to move out to the side. Just to demonstrate, I've got some tubing here. When I'm breathing, we make that part wider. So when you're breathing at home, make that part of your rib cage expand, but without lifting this part. So make this part. And slowly let the air flow out. You don't need to force the air out. So once again, make that part of your ribcage wider with the breath. Here we go. Breathe at home. You might have to use your hands on the outside of your ribcage. And let the air out slowly. So I'm going to move that tubing down. I'm going to do this again. And now with another hand on the belly. So the ribcage is going to come wide. And our belly is going to move forward. Like we're a barrel, so moving into a barrel, we go breathe in deeply. Let your tummy move forward, hand move forward, and then let the air fall away slowly. So how did you go putting that all together? You've got your posture, you've got breathing in slowly and deeply, rib cage coming wide, belly moving forward, hold it, and then let the air fall away. Now, how many of those exercises should you do?
But if you do too many in a row, you can actually get a little bit lightheaded. So it's a good idea to start with 3 or 4 of those exercises. And you might do those hourly, particularly if you're resting in bed. So these are the exercises we're practicing. So, atong testingan. So, dapat daw binting tag posture. Yung posture. So, ang atong o, dapat straight. Atong kamot, hawi sa rib cage, sa kilin. Dire, sa atong kamot, mo sa dinhi sa tiyan. Nag-breathe ta, gikan sa tiyan, na dapat bilin mo lihok atong dinhi. So, 1, 2, 3, go. Breathe out. Breathe in, breathe out. So, dapat tinin nyo ni kalimtan ha, para namoy button. Kahimbawa mong sa inyo yung button ko. Huwag na mo kahimbawa sa mga dagandang mga na sana. Diyan mo na sana mo snack ma'am. Ma-snack. Na-snack yung kao man ma'am. So, last na ni, gamay na lang. So, natay, gamay post test. So, napay yung papel, napay kasuwatan. Napay yung papel din eh. Dapat po papel, ballpen na wala. May ballpen ma'am. Natay, 5 minutes na nga process. So, unsay makatabang sa atong emotional na kalidad. Magsigig o kinom, or magsigig inom o kanang palahubog. Sige, tanaw sa balita, di, si mukaon o gulay o prutas, di magkulong sabay. So, unsay makatabang sa atong emotional na kalidad? Magkulong. Magkulong sabay? Unsay inyong answer? So, tra sa inyong papel. Unsay makatabang sa atong emotional na kalidad? Si A, magsigibag inom. B, sigitanaw sa balita. C, mukaon o gulay o prutas. Di magkulong sa balay. Kung sa'yo makatabang sa ato, emotional na kalidad. Nga na answer? Sige. Number 2, emotional na kalidad sa usang katao. Masa man to? Emotional na kalidad sa usang katao. A, depression. B, emotional well-being. C, stress. D, anxiety baka. Sunod, unsay timailhan og simptomas sa depression? A, dili mahimuyo. B, sige og kaguol. C, kubakol. D, pagkalaga sa buko. Pwede man ni sila pero naadyo yung usa nga timailhan, pinaka main root na timailhan og simptomas sa depression. Unsa man ni? A, dili ba mahimuyo. B, sige ba og kaguol. C, kubakol baka. Or D, pagkalaga sa buko. Nani answer? Sige, number 4. Bugat nga pagbati sa mga problema. Kung sa mani, depression ba? Emotional well-being ba? B, C, stress. D, anxiety. Bugat nga pagbati sa mga problema. Depression sa A. B, emotional well-being. C, stress. D, anxiety ba? Or 5. Unsay dapat buhaton kung muubo? So, unsa man tong daka nga buhaton kung muubo ta? A, dili tabunan ang baba. B, ubo lang bisan naitaw. C, gamiton ang siko kung muubo. D, dili mag-alcohol pagkahuman. So, unsay dapat buhaton kung muubo? So, more to, so atong ansiran. So, unsa may makatabang sa atong emotional na kalidad? A, magsigibag inom, bilik no. Sintan o sa balita, pwede pero makakos nila ito mga emosyon. C, mukhaon o gulay o prutas. D, magkulong ba sabay? So, ang sakto dyan yung answer, mukhaon o gulay o prutas. Nga naman? Nga naman, mukhaon na ito o gulay o prutas, anong makatabang mo na sa itong emosyon? Para makalimaw sa problema. Pwede po makalimaw sa problema. Malingap ka, pwede lang po tamang stress eating, mama. So, ang gulay o prutas naman yung mga nutrients or mga sustansya nga pwede makatabang na ito pang pakalma or pang parelax. So, number 2, emotional na kalidad sa usa ka tao. Mabalik depression, emotional well-being ba ito, or stress or anxiety.
So, sa word niya, emotional nga kalidad. Stress. So, emotional well-being. Na, sakto ba? Sakto ka si COB. Kawan, sakto ka, ma'am. Uy, wrong mong ka, ma'am. Wari ka na, minaw. So, emotional nga kalidad. Emotional well-being. So, number three. Kung site yung may lahan ng sintomas sa depression. Depression to. So, A, dili ba mahimuyo? Pwede. So, B, sige ba huwag kagool? C, kubakon ba? Pwede po. So, pagkalaga sa buhok, medyo pwede po. So, unsa mga gajuti may lahan ng sintomas sa depression? Moto ang sige huwag kagool. Sakto. Hindi huwag maghaho doon. So, C to ma'am, sige huwag kagool ang kubakon, stress to. Pwede po sa depression, kubakon. Pero, sige dito kagool ang depression. Sige, number 4. Ang answer to? Ang answer kay, sige huwag kagool, depressed ka. Sakto ka, ma'am. Nagool mo huwag kaon. Huwag kaon. Number 4 na ta, bugat nga pagbati sa mga problema. A, depression ba to? B, emotional well-being ba to? Stress ba or anxiety? So, bugat nga pagbati. So, money ang stress. Sakto. Number? Number 4. C. 4. C. Na, wrong ko tanang. Wrong ka, ma'am? Mm. So, 5. Kusay dapat buhaton kung muubo? A. Dili ba tagunan ang baba? So, dili na po din, no? So, B. Ubo lang, bisan na itaw. Bubura day ka, bisan na itaw. Mm. So, C. Gamito ng siko kung muubo? So, pwede. So, D. Dili mag-alcohol pagkahuman. Pwede day nang, dili mo alcohol. So, ang saktong answer, gamiton ang siko kung mubo. So, pila may inyong correct nga, nga score. Pila score mo, sir? 100 ka, sir? Wow. Nina, guys, is there ikaw, ma'am? So, dere nata sa open forum. So, natay mga snack dere. So, open forum na ta. Basin na mo yung mga pangutana nga gusto. Ipangutana na ho. Or pwede na matubag. Nagawin mga di kalibugan. Nagawin mga gusto pa idugang. Wala na? Okay na ka to, ma'am? Nakasabot ka? Sige. So, kung na po mo yung mga problema or na mo yung emergency, pwede ko ninyo tawagan or tita. Tanya nga number. I-save video ka, ako pa nga. So, muna to ang last. So, dagal kayong salamat. Kapaka na to ang kagalingan. So, para i-close na to atong programa karon, i-awag ang tanan nga mo barog. Ay, mag-ampo na kita. So, in the Father, the Son, Holy Spirit, Amen. Salamat ka, Diyo Ginoo, kay human residual ang mong programa karon. So, salamat kay nindot ang panahon karon ron ang mga tao, ang mga nanaminaw, na sila ay nakatunan sa gamay ba. Natuntaan mo kami ang blessingan at tagaan mo yung buo, mayong panglawas. In Father, Son, Holy Spirit, Amen. Inang uli, ma'am. Salamat. Salamat, ma'am. Salamat, sis, ma'am.